Magandang hapon po sa ating lahat. So welcome to Crossing Frontiers Christian Ministries Youth Service. And today, we're celebrating our first year anniversary. So grabe, isang taon na po ang CFCM. So para po sa kalaman ng lahat, CFCM is one of the ministries under the United Methodist Church. So it was founded a year ago. And right now, we're celebrating our month-long celebration with the theme. Ang theme po natin ngayon ay Crossing the Finish Line. Sabihin mo nga po ulit sa sarili mo, Crossing the Finish Line. So yun, and one of our, or ating theme verse is matatagpuan po sa 2 Corinthians 6 verse 9. Sabi po dito, known yet regarded as unknown. Sabi po dito, dying and yet we live on, beaten and yet not killed. So, ito pong background ng verse na to, ito pong chapter ng 2 Corinthians 6, dinidiscuss po ni Apostle Paul, or sinishare niya, yung mga hardships na na-encounter nila, na na-experience nila, and the price that they have to pay sa pag-share ng gospel ni Jesus. Okay po? So, yun. So, they are sharing this. Imagine po, sabi niya dito, dying and yet we live on. So parang feeling nila mamamatay na sila and yet buhay pa pala sila, nabuhay sila, beaten, pinaghahambalos, pinaghahampas, pinapalo sila ng paulit-ulit pero hindi sila namamatay. So ganun po yung na-experience ng mga early Christians. Ganun yung experiences nila, and if makikita po natin in the Philippine setting, parang hindi naman masyado nakaka-relate. Tama po ba? Kasi parang sa Philippines, hindi naman ganun. Hindi naman pinapatay yung mga Kristiyano. Tama po ba? So, we can have our services nung wala pa pong pandemic. Nakapag-service po tayo. Ngayon po, nung nagka-pandemic, we can have our online services. Pero, if we will go to other countries, it is still evident na experience pa rin nila yung mga na-experience ng mga early Christians dahil sa faith na meron sila. Okay po? So yun, so paano ba ituturo ng Lord sa atin ngayon, Ate Dottie? Dapat ba pumunta pa ako sa mga countries na nadidiscriminate yung mga Christians para lang masabing Kristiyano na talaga ako at sumusunod na talaga ako kay Jesus? Hindi po. Okay po, I know and I believe that God is calling us everywhere. Meron po tayong kanya-kanyang calling. Okay, if God called you to go there, okay po. Okay, but if God calls you here in the Philippines, that would be fine. Okay po, okay lang po sa amin yun. I know God is calling us where we are right now. Ang tanong, nasaan ka ba? Okay, kung nasaan ka, God is calling you right there and then. Okay po. So today, ang nais lang pong i-share, o nais ko po sanang dugtungan yung theme na meron po tayo, diba? Sabi po kanina, crossing the finish line. Okay po. And ang idudugtong po natin is, crossing the finish line with a finisher's heart. Sabi mo nga ulit, crossing the finish line with a finisher's heart. So before we start po, let us pray. Heavenly Father, thank you Lord for this time. And Lord, prepare our hearts and minds, Lord God, para po sa message na i-share mo sa amin para ngayong hapon na ito, Lord God. Lord, I pray na as we start this message, Lord, patuloy mo pong ihulma sa puso namin, ilagay sa puso namin ang pagkakaroon ng finisher's heart, Panginoon. Thank you, we love you, and we glorify your name. We love your word, Lord God, in Jesus' name, Amen. So yun, so sino po dito, kapag binibigyan ka ng responsibilities, I know iba-iba po tayo ng pagtanggap eh. Yung iba, pag binibigyan sila ng responsibilities, they are very excited. Tama po ba? So yun, so for example, or may something new sa kanila, may bago. For example, kaka-elect mo lang as officer ng church, ganyan, so you were being chosen or appointed. Tapos, syempre, ano ka, prosigidong-prosigido ka, meeting dito, meeting doon, di ba? So, na-experience po nating lahat yon. Tapos, for example, CI, so CI first time mo, or maraming beses ka na nakapag-CI. Tapos, after CI, sobrang blessed na blessed ka, nakilala mo ang Panginoon. Ang sipag mo ngayon sa church, di ba? Nag-commit ka sa kung saan sa ang ministries ka i-assign or tawagin. So, yun po, tas,
Bawa back to school. Ngayon po kasi, I'm not sure if bibili pa po ba tayo ng mga bagong gamit. Pero prior to pandemic, kapag bago po yung gamit yung school, di ba po yung mga notebook, ang sarap-sarap sulatan, di ba? Excited na excited ka pang mag-aral. So yun, kung ikaw naman, graduate ka na, natanggap ka sa trabaho, remember the first time na natanggap ka sa trabaho, tapos yung feeling na, sa wakas, makakatulong na ako sa pamilya ko. Sa wakas, may pang gastos na ako, di ba, for myself. And sobrang excited mo sa trabaho, maaga kang pumapasok, ganyan. So yun, so every one of us wants to start well and strong. Tama po ba? So lahat tayo, when we have something new, when we are starting something new, gusto natin we start, ganado tayo, tama po ba? So yun, okay lang naman po yun. Pero may na-experience po ba kayo, or may na-encounter po kayo na yung mga taong magaling lang sa una. Tama po ba? Sasayuin ka lang sa una, di ba? So yan, o kaya naman, yun nga, bago yung notebooks mo, so sipag na sipag ka mag-aral, tapos after ilang months, wala na, di ba? So yan, parang tinatamad ka na ulit mag-aral, so yun, so officer ka sa church, tapos after ilang months, di nag-reply yung mga co-officers mo, di mo na rin sila re-replyan, di ba? O kaya naman, after CI, sabi nga po ng mga andain nga po nagsasabi sa aming mga district execoms na yung CI naman daw, pang 2 months lang, ganyan. Tapos, pagbalik nila sa church, on-fire na on-fire sila. Tapos, after ilang months or weeks lang, mawawala na din. So, di ba? So, parang tayong mga kabataan, or kahit naman po sino, may mga instances tayo na parang nagiging ningas kugon tayo. Tama po ba? We all want to start strong, pero guilty po ako dito, na nagiging ningas kugon ako. Magaling lang sa una, masipag lang sa una, maalaga lang sa una, lalo na po sa mga gamit or gadgets na meron tayo. Pero, pag tumagal na, nawawala na. Okay? So, yun. So, pwedeng, for example, halimbawa, officer ka sa church, tinapos mo yung term mo, pero, wala ka ng gana. Na-experience niyo po ba yun? So, yun. So, kaya ang message po sa atin ng Panginoon ngayon, we will cross the finish line. Tatapusin natin to. Okay? Pero, ang nais po ng Panginoon para sa bawat isa, tapusin natin with the finisher's heart. Ano ba yun? Ano ba yung finisher's heart na yun? Diba? And, today, I will tell you some stories or some characters in the Bible that they have shown or meron silang finisher's heart. Okay pa, marami pong characters sa Bible na ganon. Pero, I will tell you two characters lang po ngayon. So, number one is si Apostle Paul. Ayan. So, si Apostle Paul din po yung nagsabi sa 2 Corinthians 6 verse 9. So, yun, sabi din po ni Apostle Paul sa 2 Timothy 4 verse 6 to 7. Sabi niya po dito, "For I am already being poured out like a drink offering." Sabi niya, "And the time for my departure is near." So, sinasabi niya sa mga disciples niya, nararamdaman niya na malapit na siyang mamatay. Okay po. Sabi niya sa verse 7, "I have fought the good fight. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith." Okay, so yun. So, this is a finisher's heart. You fought the good fight. You finish it well. And you keep the faith until the end. Okay po. So, and second one, na character sa Bible na nagpakita ng finisher's heart is si Jesus. Okay po. So, imagine if hindi tinapos ni Jesus yung cross. For example, isang latigo lang sa kanya, di ba sabi po doon 40 na latigo yung na-receive niya. Isang latigo lang sa kanya, sinabi na niya na, time out na, ang sakit-sakit na, ayoko na. Okay, time first, di ba, papahinga muna ko. Hindi, Jesus finished it. Jesus shown us and Jesus had a finisher's heart. Imagine kung sinabi niya na, di ba, kasi ang sabi po yung 40 na latigo na yun is nagsisimbolize ng kagalingan. So, 40 na diseases. Okay, imagine, 39. Yung pang 39, sabi niya, ayaw na niya. Okay, hindi niya pa kinumpleto yung 40, hindi niya tinapos. Imagine if Jesus didn't have the finisher's heart. Okay, so yun. So, imagine kung sinabi niya na, isang pako na lang. Ang sakit-sakit na pag dalawang pako, pati yung paa niya ipapako pa. Isa na lang, di ba? Hindi niya sinabi na ganun. He finished it, and he finished it well. Imagine kung hindi po kaya tinapos ni Jesus yon. Siguro yung salvation na na-receive natin at na-enjoy natin ngayon at na-enjoy pa in the future will never be complete. Okay, we will, di natin ma-enjoy yung salvation na meron tayo ngayon. Okay po,
That's why it is very important to have a finisher's heart, okay? Sa atin, sige, I know Jesus and Apostle Paul and marami pang disciples ang merong finisher's heart. Pero paano po ba ako magkakaroon ng finisher's heart, okay? I just want to get from Apostle Paul sa 2 Timothy 4, verse 6 to 7. So sabi niya dito, di ba, malapit na siyang kunin, okay? So I have been poured out as a living sacrifice, sabi niya. Pero sabi niya sa verse 7, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. So those are our points for this afternoon. So number one is fight the good fight. Sabi mo ulit, fight the good fight. Ang ganda po ng translation sa The Message. Sabi po doon, this is the only race worth running. Sabi ni Paul, this is the only race worth running. I have run hard right to the finish. Believed all the way. So sabi niya doon, this is the only race worth running. Okay, fight the good fight. Choose your fight. Okay, choose your fight. Dahil ang katotohanan po ay hindi lahat ipinaglalaban. Okay, aray. Diba, hindi lahat ipinaglalaban. Youth, God wants to remind us that we all have different fights. Okay po, lahat po tayo may kanya-kanya tayong laban. Iba ang laban mo sa laban ko. Okay? And that's why it is very important not to compare. Huwag tayong ma-fall sa comparison trap na, bakit siya ganito? Bakit ako hindi? Okay? We all have our different fights. And we should not try to be like other people. Gagayahin ko siya kasi ganyan-ganyan. And you want yung struggles niya na maging struggles mo din? No. Okay po? We all have different fights. Lately nga po, na-realize ko na kaya siguro ang daing na-exhaust. Ako din po minsan, isip ko parang pagod na pagod ako. Feeling ko, parang ang dami-dami mong ginagawa, di ba? Baka kaya po na-feel natin yun kasi we're doing things na hindi naman po dapat iyon yung ginagawa natin. Okay, we are not called to do that. Minsan, pinaglalaban mo yung hindi naman pala para sa'yo. So, yun. So, youth, God wants to remind us to choose your fight. Fight the good fight, pero choose your fight. And above all else, let's fight for God. Okay, let's fight for God. Sa ministry o sa calling na ibinigay niya sa atin. I know yung calling na ibinigay niya sa akin is different from your calling. Okay, I know, naiintindihan po namin yun. So, kung hindi mo pa alam kung ano ba yung life calling na ibinigay sa'yo ng Panginoon, I will not tell it to you dahil hindi ko rin po alam. Ang may alam lang po nito ay yung creator natin. So you can ask God. Okay, ask God. And sabi niya po sa Jeremiah, call to me and I will answer you and I will tell you great and mighty things which you do not know. Okay, I know your calling. Kung hindi mo pa yan alam, that is one of the mighty things that God will tell you. Okay po. So, kung hindi pa natin alam kung ano yung dapat natin ipaglaban, ask God. Okay, first point is fight the good fight. And number two, finish the race. Finish the race. Tapusin mo. Okay, tapusin mo. Kapag nakita mo na yung life calling mo, tapusin mo. Begin with an end in mind. Okay? Nagsisimula ka pa lang, alam mo na yung ending. Or alam mo na you are not just starting this one. Itry ko lang. Hindi siya ganun. Begin with an end in mind. Hindi ka mag-uumpisa kasi mukhang maganda lang. Sige, magiging Christian ako, mag-church ako kasi mukhang cool, diba? Pupunta ako doon, or sige, kikilananin ko si Jesus. Kasi mukhang okay naman, diba? Or, kasi mabibless daw ako eh. Although that's one, okay po, pero begin with that end in mind. Christian life is not a race. Okay? Christian life is not a race na typical na nakikita natin na, paunahan. Kailangan yung level ng faith ko, level 1 ngayon, dapat level 10 na kasi paunahan yan. No. Okay po? Christian life is not a race na paunahan, but rather, it is a marathon. It is a marathon. Hindi po ito pabilisan, ito po ay patatagan. Okay po? So, Christian life is not pabilisan, it is patatagan. Finish your race. Tapusin mo. Kahit pagapang, diba? Kahit sugatan, kahit basag-basag ka na, finish the race that God has set for you. Okay po? So I know
If you're hearing this, I know that God is telling you to finish the race. Pwedeng minsan you're thinking you want to give up. Okay, but God is telling you, anak, finish the race. Finish the race and finish it strong. Finish it with a finisher's heart. Okay po. Sabi sa 1 Corinthians 15:10, but by the grace of God, I am what I am. So si Paul din po ito. By the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not without effect. So sabi niya, His grace is not in vain. Okay? So yun, no, I worked harder than all of them. Sabi niya, oo, marami akong ginagawa kaysa sa iba. Yet not I. Pero hindi ako yon. But the grace of God that was with me. Okay? It is not you. Hindi dahil magaling ka. Hindi dahil may talent ka sa ganito. Okay? It is not you. It is the grace of God that was with you. Okay? You're going to finish the race. Minsan kaya tayo nahihirapan, kaya tayo napapagod. Kasi we're doing it on our own. Okay? Pero ang galing ng sinasabi dito ni Paul na it is not you. It is, you will not do it by your own might, not by your own power, but by God's Spirit, but by God's grace. You will finish the race not by with your own might and strength, but by the power and the grace of God na ibinigay niya para sa iyo. Okay? Amen? Tapusin po natin ito. Tama po ba? Tapusin po natin itong message na to. Okay po? Ayan. And third one, ito last na po ito. So, keep the faith. Okay, number one, fight the good fight. Piliin mo ang ipaglalaban mo. Okay, hindi lahat ipaglalaban. Second is, finish the race. Tapusin mo with a finisher's heart. And third one is, keep the faith. Sabi mo ulit, keep the faith. How are we going to keep our faith? Okay, alam niyo po, ang pagki-keep po ng ating pananampalataya is not one time. Ah, tinanggap ko si Jesus. Ah, okay, may pananampalataya na ako. Hindi po siya ganun-ganun lang. Okay po? It requires daily communion with God. It requires effort. It requires daily choosing. Araw-araw na pagpili sa Panginoon. Okay po? Kamusta po ba ang quiet time natin sa Panginoon? I'm not saying na ako palagi akong may quiet time sa Lord. I still feel. Okay po? And ang na-realize ko lang po kapag may quiet time ako sa Panginoon, I have enough strength for the day. Pero kapag wala akong quiet time sa Lord, I feel tired, I feel exhausted, parang ang bilis-bilis ko mapagod, ang bilis-bilis ko mailita. Okay, that's one of my testimonies po. So, how's our quiet time in the Lord? Kung meron po tayong nakikitang nakakapagpa-inspire sa atin, for example, yung mga influencers. Okay, for example, I follow them on Twitter, sa Facebook, si Joanna, San Diego, JD Fermin, Jericho Arceo. So, if you know them, diba? Grabe silang influencer sa atin, okay? Or kahit yung leader mo sa church, okay, na grabe yung pananampalataya na nilook up mo talaga. Minsan we're thinking, ah, kasi ganun yung level ng faith nila kasi mas mahal sila ni Lord, diba? But no, okay? Sila, that kind of faith requires them to choose God every day. It requires daily effort ng pagpili sa Panginoon. Kahit minsan masakit sa ulo, kahit minsan ang dami-dami nilang trabahong dapat gawin, kahit minsan ang dami-daming responsibilities. But they choose to seek God first. Okay, seek God first. Minsan baka busy po tayo masyado sa kingdom, pero nakalimutan natin yung king. Okay po, but we have to choose God. We have to choose the king. Okay? That's how we can keep our faith. Okay? I know there are million times na ako din po na nag-stumble and fall, na hindi ko nasisik si God first. But, let's still choose Him amidst all the failures that we have. Nagkakasala pa rin tayo, but let's still choose God. Choose His grace for us. His forgiveness for us. It's the same with Apostle Paul. It's the same with Jesus. Si Jesus, kahit nahihirapan, imagine the crucifixion, nanood ka ng Passion of the Christ, diba? So, nilalatigo siya, ganyan. Pero, he still chose us. Pinipili niya pa rin tayo. Kahit na-betray na siya ng mga taong mahal niya at pinag-investan niya ng time at panahon, he chose them. And he's still choosing us. Okay, choose God.
paano po natin makikip yung faith natin sa pagpili sa Panginoon sa araw-araw. Okay? Sa araw-araw. Okay po, so again, ang 3 points po natin is, paano po ba natin makakross yung finish line with the finisher's heart? Number 1 is, fight the good fight. Piliin mo ang ipaglalaban mo. Okay? Fight for what God has called you. Fight for what, for where God has called you. Okay? Fight for God. Number 2, finish the race. Tapusin mo. Begin with an end in mind. Okay? Kahit pagapang, kahit sugatan, kahit basag-basag, tapusin mo. Tapusin mo yung race na ibinili sa'yo ng Panginoon. And number 3, keep the faith. Choose God every single day. In everything that we do, let's choose how are we going to glorify God. Okay? Because that's how we can keep our faith. Okay po? So, tapos na po tayo. So, to end, I just want to pray for you. Okay? I know, while I was preparing this message and I'm talking to God, na-reveal sa akin ng Panginoon na there is someone here or someone is listening na na-feel and let's still rely on God's grace para matapos itong race na ibinigay niya para sa atin. And I pray for the grace na enough para sa atin every single day, para matapos, para magawa ang ipinapagawa ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. I pray for a finisher's heart. You may hold your heart. Hawakan mo yung ilagay mo ang kamay mo sa kanang bahagi ng iyong dibdib at pakinggan mo yung tibok ng puso mo. I pray for a finisher's heart sa puso mo. I pray that God will mold a starter's heart and a finisher's heart. Yung puso na ipaglalaban yung nais ng Lord para sa kanya. Yung puso na tatapusin ang grace that God has set for him and mag-realize sa grace ng Lord at yung puso na mag-keep ng faith. Ipiliin ng Panginoon sa araw-araw. Thank you, Lord. We love you. We receive a finisher's heart, O God. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. And to end, I just want to share this. Bakit ba natin kailangan i-cross yung finish line with the finisher's heart?
Okay, sabi po sa 2 Timothy 4, kanina binasa po natin 6 to 7, okay? Sabi po sa verse 8, kadugtong po nun, sabi, "Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me," sabi ni Paul, "but also to all who have longed for his appearing." Okay? So yun. So, more than, doon diniscuss ni Paul na we will receive the crown of righteousness, okay, that God has set for us. More than these rewards, okay, I just want to remind us of the most important thing. Okay, I know nabanggit na po ito ni Pastor Owen sa preaching last week, but I just want to, God wants to remind this again, okay? Why do we need to cross the finish line with the finisher's heart? This is the most important thing, because Jesus is there in the finish line. Dahil nandoon ang Panginoon sa finish line. More than those rewards, yes, masarap magkaroon ng rewards from the Lord. Pero more than those, mas masarap kapiling ng Panginoon. Tama po ba? So yeah, so more than those rewards, more than anything else, Jesus is there. Jesus is waiting for us and He is ready to embrace us. Yakapin tayo and say, "Well done. Well done. Good job, Kana. Well done, good and faithful servant." Imagine, sugat-sugat ka. Imagine, pagod na pagod ka. But you still choose to finish the race. And you will see God. You will see God in the end. And God is smiling to us, saying, "Anak, good job. Well done, good, my good and my faithful servant." I pray na as we continue the race that God has set for us, ayun yung end na nasa mind natin. Kahit mahirap, ang naiisip natin, we imagine Jesus smiling at us at the end, dun sa finish line. We imagine Jesus ready to embrace us in the finish line. Kahit gano'ng kahirap, kahit gano'ng pa kapakabasag-basag, kahit gano'ng ka pa gumagapang sa ngayon. But ang end in mind natin is si Jesus. Jesus is there, Jesus is with us, and Jesus is ready to embrace us. You know po, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.